slash. Si Curtis walang buhay pero sa kanya pa rin. Pumuputa dito yung pagong Blazing Duet. Introduce ng early power spike. Jella mid. Pwede. Maramis. Maramis pala. Oh! Ay, Nolan! Uy, grabe naman yung switcheroo na yun, par! Another Julian mid para kay Few. And this is it, guys. Kahit sinong manalo, Pilipinas pa rin. Mula nung huli silang mag-MSC, iba yung gigil nila na makabawi at makapag-stay hanggang dulo. Okay lang nga, ulit yung huling MSC ng AP Bren? 2019 pa. Ooh. So ngayon, 2024, mukhang handa sila, based sa performance nila, handa silang i-grab yung opportunity. While for Echo naman, Last year lang, 2023. So, ang nakalaban nila noon is Onyx. Yep. Sila Kyrie at yung team nila Kyrie nanalo na yun. So, a lot is at stake talaga para dito sa ating dalawang teams. But we could see early pokes agad para sa Liquid Echo. Oh. Grabe, no? Ang ganda ng matchup. Sad to say, gusto sana natin itong makita sa Grand Finals. Pero ganito talaga ang naging takbo ng ating competition. Yep. Hindi pa rin tayo nabibitin sa action. Ito din yung isa sa sigurong pwede mong taguri ang napakaganda ang mga nagiging palitan sa first few games pa lang. Pero same as always, early game, Carl TZ, andito na siya para magparamdam. Ito na siguro yung parang tinurn on din na switch ng Liquid Echo na kailangan maging agresibo rin tayo kahit papaano. Pero makakasagot nga pa sila. Benny Cutie, siya makakakuha ng first blood pero may bawi. F-cap! Oo, parang delikado yata yung ginawa ng Falcon sa AP Bren noong moment na yun. At napakaganda dahil nakakuha ng first blood is Benny Cutie. Ayan ang mga fast hands ng mga players natin. But yeah, ano to? Tama nga yung sinabi na nga pa na napapansin mo ngayon. For Liquid Echo, kailangan talaga sila yung maging aggressive. Mm-mm. Kailangan na, although pwede silang kumapit sa late game potential, especially as they have the Nathan, kumbaga, yung overall na pwede kasing dalhin dito na gulat factor na naman, considering na meron tayong two na pwede mo na kasing i-somehow consider na assassins sa side ng Falcons AP Bren, that's both the Julian and the Nolan. Hindi biro pumwesto kung ikaw ang Liquid Echo. Ang daming pwedeng pang-abot. So, magiging malaki ulit yung role dito ni Sanford actually na tinitignan ko kung mauulit ba ng Falcons AP Bren yung kaninang total shutdown. Kasi naka-Yuzhong naman siya this time. So, mas meron din siyang mobility na sense. Mas meron siyang mga pwedeng gawing plays independently. Pero speaking of, ayan na nga, nag-Black Dragon form na. Naku, nakakita na si Few nung moment na so minus one agad ang Falcons AP Bren bago dito. At ginamit na nga ni Flap TZ yung kanyang final slash. Pero hahabulin dito si JP, si Carl TZ, siya ang target niya. Ayun na, patay ngayon na si JP. Isama pa ngayon si Carl TZ. At parang nabaliktad pa nga yung sitwasyon natin dahil si 4D nakuha na rin. Kahit si 4D ang nakauna at nakapag-Black Dragon form naman, talagang by the book pa rin yung sistema lagi ng Liquid Echo. Nasimulan nila eh, yung kinakailangan mong steps para talagang kumpletuhin yung kadalasan nilang ginagawa during objectives. Pero it just so happens na yung nakita natin na sagot from Falcons AP Bren, yung kanilang napakagandang pag-iwas and damage output even from Ogwen as an Arlott Roam. Na ngayon na lang yata natin ulit nakikita, unless kung sana yung kahapon. Sana-sanay ako na si Arlott ay nasa XP lane. Ang nasabi ko pang nag-final slash ay si Flap TZ. Diba parang ngayon na lang nangyayari ito ulit eh. Pero dito mo makikita yung presence na, ah, okay. So, meron nga talagang panapat sa early game damage ang Falcons AP Bren. Or not just panapat. Sila yung pwede mo asahang makakalamang pagdating doon sa mga early game skirmishes na posibleng mangyari. Oo nga, kasi mas madash din yung mga heroes nila. So, pwede silang dumiretso sa likod. Kunwari, si Ogwen, diretso na siya doon sa kung sino mga matusok niya. Di ba, parang ganun ang play ngayon ng Falcons AP Bren. So, makikita natin, medyo kalmado ulit yung mga teams natin. Parang ito yung nagiging pattern for both. Paunahan muna na pumwesto doon sa mga possible na puntahan na mga kalaban. At si Sanji ay nagmumuni-muni muna. Nagahanap ko saan nga ba talaga patungo. Ay, kasi kailangan niya i-consider yun ngayon. Kung paano magiging malaking impact or impactful dito yung kanyang diversion plays. Pero kitang-kita naman natin doon ngayon na mas namayagpag yung mga final slashes na naman ni Ogwen dito on the Arlott. Hindi na nakaka-position, nakaka-forma ang Liquid Echo kapag ka nauuna na naman dito yung Falcons AP Bren. Oh, tsaka grabe yung ano. Grabe pala yung
difference pagdating doon sa level ng ating mga junglers. Kasi, oh wait lang, sa baby delay, ako biglang nagulat ah. Si JB na paggamit ng kanyang flicker plus yung Aminos Fury para makapag-out. And again, level 8 si Kyle TZ, by the way. Tapos si Kyle TZ is at level 6. Pinasok na ka sa Torre, medyo napalalim yata si Super Marco. Pero pabawi na agad dito ng Falcon si Bren. Pero nakarede sa side likod Echo para din kabigin yung ginawa sa ana ng Falcons. Kanon si Ogwen ay makukuha na rin dito ng likod Echo. Pero para natagalan pa yata. Double kill para kay Sachi. At sa may middle lane, nakuha pa si Few. Sumagot na ngayon ang Liquid Echo. That was a very on-point super position play coming from Benny Cutie na na-outplay yung gusto sanang talagang mag-engage at mag-dive na na Super Marco. And bibihira mo lang actually makita yung ganun ah, yung talagang nagiging matapang na si Super Marco dito. So alam mong naging kalkulado dun si Benny Cutie sa gusto niyang gawing sagot kontra sa gold laner ng Falcons AP Bren. And that was a turtle na din na nasecure ng Liquid Echo this time. So nakakapwelo sila despite yung nabanggit mo na level gap sa pagitan ng dalawang junglers. Oh, binabawi nila or napupunta kay Benny Cutie. Oh. Yung kalamangan. So yun naman yung kinagandahan. Again, Nathan to. Mahirap kapag ka umabot ng late game pagdating dito sa mga, sabi na natin, somehow squishy lineup ng Falcons AP Bren. So kailangan ano muna, kalmadong asim sa Falcons AP Bren. Sa Liquid Echo naman, diretso yun na nila yung kanilang ginagawa. So Benny Cutie is 2-1-2. So ito na yung game plan natin. Shift daw tayo from focusing too much on objectives to focusing on paano tayo magro-rotate enough na masusuportahan talaga natin yung gusto nating mangyari for Benny Cutie. Kasi yung nagiging kwento rin natin kanina na laging tahimik yung gold laners natin na lilimitahan yung opportunities na mag-shine dito or sila yung magiging tie lower box. Doon na lang daw in ano. Parang yun yung ano natin, pagsasabi natin na sayang walang lower bracket, puloy na lang natin yung lower box. Bawing-bawi naman pala tayo dito. Kahit na semifinals pa lang ito, makikita mo na agad ang support at magbabalik na nga tayo sa Land of Dawn para ipagpatuloy ang ating nagiging laban. So far, 6 minutes into the game, 12 kills pa lang ang ating nakikita at mukhang sa ngayon ay mas kontrolado na ng Liquid Echo. Once again, ang ating mga kaganapan. Hindi nga ito yung early Flask of the Oasis din for JP. Mas nag-invest siya sa Dreadnought armor. Oh. Ang ganda ng observation mo kasi kanina iba'y binibigyan. Ay, okay. Maganda yung binibigyan niya at nagkabulagaan. Olympics na nga tayo dito sa may top lane. Phew! Ang makukuha nila at may kita natin ngayon tinawag na rin yung Dragon. Habang sinisimulan yung turn 10, napaganda final slash. Si Curtis walang buhay pero sa kanya pa rin. Mapupunta dito yung pagong. Blazing Duet ginamit na rin at tinahanap na Super Marco! At nandito na ang pagyo ng Liquid Echo! Hindi umabot doon ang Cyclone Eye at ngayon ay si Sanford ang magiging bawi ni Owen. Kaso nga lang siya naman ngayon yung hahabulin. Isipin mo yun, si Sanji ang tumidikit. Gusto yatang dublihin yung duality at ngayon ay siya talaga yung hahabulin. Carl Dizzy, hindi na nga umabot para sa platito. Talagang si Sanji na tumalsik lang doon. Yung skill, yung tumapos sa buhay niya. Ayaw ito, bibitikat ko lang. Isang pitik lang. Isang pitik lang ang kailangan at iba din ang naging pitik! Oh! Akala ko madaming bitbit na si Sanji. Ito na yung ang ating tanong. Kung real ba? O bakit? Ang tapang ni Sanji ngayon, yun yung real. Reality ng ating nagiging laban. At kung kanina ay hindi pa nila masyadong ginagamit yung diversion, mas ginagamit na nila ngayon, pero Minoan Fury, kinasa na nga rito ni JP. Mukhang alanganin si Black TZ at siya pa nga yung unang mawawala, pero Kyle TZ dun sa gilid, kailangan yatang ingatan nito ng Liquid Echo, pero ipagpapatuloy lang nila ito, si Owen naman ang papawian, at nagsisigawan na nga yung mga, siguro ay dating orka ang tawag natin, pero ngayon ay Cavaliers! Cavaliers! Si Sanji ang ating taga-teleport ngayon at namamalibutan ka na namin, Kyle TZ! Ay, nahabol na dito ni Sanford at patay sa kamay dito na Liquid Echo. Nagsisigawan na talaga sila, naririnig nyo sa mula sa Amazon Arena yung hiyaw na hindi pa yata pwedeng dito magtatapos ang ating semifinals. Ang Liquid Echo na ngayon ang umaangat at unti-unting umuubos sa outer turrets ng Falcons AP Bren. At kung titignan nga rin natin, hindi ito yung usual na malaki yung nagagawa ni Few na pwedeng mga gulat
parang nas nagiging anticipated na rito ng Liquid Echo yung mga ganoong plays from Falcon's AP Brain. O kaya din siguro dalawang beses na kasi nagamit din ni Fiu yung kanya hero at bigla pa nga nagkabulagaan. Buti na lang sa ibang damo, nagtago si Fiu. Pero kita mo, alam nila na merong Julian doon sa may baba. So maganda ngayon ang team plan ng Liquid Echo. Talagang pag sinabi mong Pilipinas ang maglalaban, yes, hindi pwedeng may susuko agad. Oo, grabe ang ganda. Nakikita rin natin yung gold distribution sa pagitan ng dalawa nating napakatanyag na Filipino gold laners. Yan. Oo, diba? Nakikita mo ngayon na talagang nagkakapantay lang din pero hindi mo maikakaila yung ganda nung nagawa ng Liquid Echo during the early game para makabenefit ng sobra for their gold laner, their Nathan. Si Benny Cutie ngayon na dalawang items na lang yung kulang at kung titignan nga natin yung 3 items pa lang na nabuo niya, katakot-takot na agad yan kung iisipin mo. Pero doon sa baba, ha, si Owen, yung hinahabol ngayon na force na rin mag-flicker. Pero ito naman yung nasalba nila na lane. Yung Falcon sa AP Brain, hindi na masyadong hinayang umangat yung tatlong lanes ng sabay-sabay. Oo nga eh, pero yun nga lang, si Pio nakita rin, eto lang ang tanong, makakatakas ba ang kapitan? At tumatapo pa rin at dumating na ang mga players dito ng side ng Liquid Echo, ginamit na rin yung flicker. Naka po si Pio, ang idol ng mga kids ay makakatakas pa rin. Anong walang mobility, walang mobility? Tinakbo lang ni kapitan, oh! Ano mobility? May flicker ako! Boss, flicker out na ako! Bye! Ang bilis lang niya naka-out dun, oh! At kahit itong si Cartizzi na nakikita na natin, hindi na rin masyadong hinabol o nirish doon ng Liquid Echo na talagang masyadong mag-all-in doon sa attempt nila na i-take out itong si Fiu. Pero despite this situation, grabe yung naging response ng Falcons AP Brain kung iisipin mo. Kasi sobrang na-minimize nila yung pwedeng all at once na matake doon ng Liquid Echo with the objectives or with the pressure na ina-apply nila. Ngayon pa lang nila nababasag yung first tier bottom lane. Oo nga, no. Siguro nakakabasaan din dito yung dalawang teams natin. Feeling ko yung ginawa ni Fiu kanina is, or, di ba, sinabi natin nakataas si Fiu. Uh-huh. Siguro para sa ng Liquid Echo, huwag na natin habulin kasi baka mamaya bigla sila masandwich. Uh-huh. Di ba may mga ganong moments na akala nyo kayo yung panalo pero dahil napakalalim ng hinabol nyo, biglang dumating, yep, yung mga kakampi. Yeah. Ngayon naman para dito sa Liquid Echo, or hindi, para naman sa Falcon Safety Brand, alam din nila kung paano i-work around yung pressure na binibigay na Liquid Echo eh. Kaya ngayon, papanindigan lang na Liquid Echo yung mga step-by-step na kinakailangan na nilang gawin at i-commit at this point of the game. Ayan, kinabahan na naman tayo sa diversion, pero dun pala yun sa baba. Kasi nagkakaroon na talaga ng ano, no, on the spot na pakiramdaman. Kasi consistently ginagawa ng Falcon sa AP Brain kanina yung merong may isang mag-aangat ng bottom lane. So, possible na yun yung naisip din ng Liquid Echo. Kaya nila diversion yung iilan sa kanilang mga miyembro papunta doon sa bottom lane. Pero this time ay mukhang sa Lord Pit tayo magkakakitaan. Dito na naman magkakasubukan yung ating mga manlalaro at yung pwesto, yung mga panggagalingan ng Falcons AP Brain. Ha? Tignan mo naman kung saan. Time check guys, 12 minutes and 56 seconds. So sinimulan natin dito yung pagsimula ng Lord. Si Owen dito ay hindi na patatakasin pa dahil nakuha na ng Liquid Echo. Nakababa na rin sa Dragon. At si Fiu ay halos more than kalahati naging damage sa kanya. Kaya isang malinis na pagkuha, Liquid Echo with the Lord. Kay Benny Cutie ulit mapupunta. Benny Cutie na ngayon ay kinakailangan mong lagyan ng spotlight after sobrang i-focus ng Liquid Echo yung mga resources na pwede nilang makuha para dito sa kanya. So, siya talaga yung inactivate dito ngayon ng Liquid Echo. And siya ngayon yung kumbaga untouchable for Falcon's AP Brain. Sobrang hirap niyang lapitan, promise. Kasi kung titingnan mo, yung Nathan pag umabot ng... Minsan nga yung Nathan na early game pa lang, maganda na agad yung farm. Ang hirap ng puntahan sa likod. Pangsuwag kasi yung ano niya. Yung parang kinikilig yung mga tinatamaan. Diba parang nakikiliti. Pagka tinatamaan ng kanyang mga platito, even yung kanyang skill. So kaya ngayon hindi makapasok kahit si Owen, masasaktan siya if ever na-targetin siya dito or masalong niya yung damage ni Benny. Oh, tricky yung superposition dito sobra. Kasi ultimo dito si Super Marco, mag-aalangan yata siyang mag-blazing duet basta-basta knowing na pwede nga siyang gamitan nun nitong si Benny Cutie at pwede nga masayang nga lang din yung kanyang blazing duet kasi major source of damage yun or even wave clear para dito sa Falcon's AP Brain dahil sila ngayon ang dumidepensa at
medyo nagpaparamdam na ang Liquid Echo. Ito na kaya yung posibleng chance nila na putulin na hindi pa rin natatalo ng isang game man lang ang Falcons AP Brand sa MSC kasi unti-unti na silang umaangat at pumapabor sa kanila yung kabuuan ng control dito sa ating mapa. Kamuntikan pa. Kamuntikan pa si Pew. Parang narin siya nung anong moment eh. Ba't yung for Liquid Echo ngayon? Ganda nung kanilang disiplina na ipinapakita naman kasi hindi din na finors na magkaroon ng team fight nung moment na yun kahit meron silang Lord. So parang nagising ngayon or nagising na nga ang Liquid Echo kasi sila na talaga ngayon yung lamang, sila yung nagdidikta. Parang baka nag-download game din sila nung game number 1 at game number 2. Hindi pa pwedeng hindi rin ma-extend yung ating mga series. So as we can see, talagang they're trying their best and nagiging sobrang careful na nga nila sa mga susunod nila na mga gagawin. Maski nga yung purple buff na in-expect natin, consistently i-attempt o i-contest i-pick up dito ng Liquid Echo. Para ngayon nga, mas iniiba nila ng kaunti yung pwestuhan nila, lalo pa at merong Lord na magsuspawn in just 30 seconds. So, kahit anong pwedeng mangyari ngayong nasa 15 minutes na tayo, ay magiging malaki kasi yung death timers natin, hindi na rin naman yan biro ngayon na nandito na tayo sa puntong ito. Oh, mahirap pa naman eh kasi ngayon na nakasira din ang isang inhibitor 30 inside ng Liquid Echo. Parang mabilis na para sa kanila na pilitin na or mabilis na lang para sa kanila na possibly tapusin yung laban. So parang Falcons AP Brand, ano ba maganda ba mag-contest dito? Kasi tatlo yung squish nila na hero eh. Si Pew, Supermarket, even Kyle TZ. Magko-contest kaya to? Kaninang nakita nating attempt, parang iniikutan eh. Katulad na lang yan, si Pew. Sa parang medyo unpredictable yung mga pwede mong panggalingan. Pero sa ngayon, halatang tansyahan din muna kasi bine-burst down ng Liquid Echo yung ating Lord at mukhang sa kanila na nga mapupunta agad-agad. Nag-entropyin na si Manny QT dito. Si Ogun ba yung haabulin at mabibigyan kasi si Kyle TZ mukhang ready rin naman siyang sumagot. Pero mag-out na lang din yata yung Liquid Echo at magre-reset. Grabe naman si Kapitan doon sa bottom lane. Iba yung kanyang tinatrabaho. Ginagunan ng Falcons AP Brand! Si Pew dito nagpupush lang ng third habang lumalaban yung Liquid Echo at ang side of Falcons AP Brand sa taas. Si Super Marco dito tumatakbo. Triple kill na para kay Benny QT at Lord. Nag-spawn na rin. Si Sanji dito naka-uwi. At si Pew magiging target niya pero papawian dito! Sanji with the kill at Super Marco makukuha na rin dito na side ng Liquid Echo. Ito na yata katapusan dahil wipe out ang Falcons AP Brand. Nandito na rin Liquid Echo at hindi pa